Hi guys, isang vlog na naman ang gagawin natin ngayon. Ito yung kung paano ako nakasampa ng barko. Yung first vlog ko about sa barko, continue lang natin. Dito nakapaloob kung paano ba ako nag-apply, saan ba ako nag-apply. Ano ba yung mga trainings na kukunin? Ano ba yung trainings na yun? Ano ba yung ginagawa? Ano ba yung perks ng pagbabarko? I-discuss ko rin dito kung ano yung naging struggle sa pagbabarko or kung magkano yung sahod or ano yung sweldo. Saan ba ako naghanap ng agency? Alam nyo ba, nakahanap ako ng agency ko noon sa Manila. Kwento ko lang experience ko noon. Alam nyo ba, inikot ko yung Manila o naglalakad ako. Ang pamasahe ko yung saktong pamasahe lang. Talagang ang pagkain ko is nako, may dalala akong Skyflex. Ganun talaga yung pagdadaanan nyo pag nag-a-apply kayo. Pero tandaan nyo guys, tuloy nyo lang. Mahirap po, pero tuloy nyo lang yung dream nyo. Talagang halos lahat ng mga seaman, o karamihan sa mga seaman na pagdaanan yung ganun. Talagang halos sasakto lang yung pera sa bulsa, tapos pamasahin lang yung dala. Mostly mas mahirap yung mga taga-probinsya. Siyempre, nagkukumit pa sila papunta ng Manila, tapos nagdo-dorm pa. So, nag-a-apply. Talagang alam niyo yung budget, talagang tight na tight. Okay, sa Manila ako nakahanap ng agency ko. Yun yung UPL o United Philippine Lines. Dun sa may Intramuros. Yung tapat naman nung CF Sharp, meron din. Nagpasa rin ako ng resume dun. Pero pinalad ako sa UPL. Nalaman ko yung UPL. Dahil sa classmate ko noon, nauna siya sumampa sa akin. Nalaman ko na hiring noon. Nagpasa ako ng resume. Nag-take ako noon ng Marlin's test. Tapos yung Math Plus, nakapasa ako. Okay, ano-ano ba yung mga trainings na gagawin mo? Kasi ginawa ko, nag-apply muna ako bago ako kumuha ng mga trainings. Kasi ngayon nga, sabi nila, napaka mahal ng trainings. Tapos, syempre, siguridista ako nila. Gusto ko naghanap muna ako ng agency bago ako kumuha ng mga requirements. So, unang-una, kailangan mong kuhanin yung BT, di ba? Nasabi ko yun sa first vlog ko. Panoorin yung first vlog, ha? Okay, dun tayo sa BT. Basic training. Dito nakapaloob yung kung pag-aaralin nyo dito kung ano ba yung tawag dun sa may harapan ng barko, which is forward, ano ba tawag sa kanan or yung starboard side, yung kalimang barko, yung port side. Dun yung malalaman yun. Sumunod naman, nandito naman yung PSCRB or PSCRB, Proficiency in Survival Craft and Rescue Boat. Ito naman yung pag-aaralan nyo kung paano gamitin yung mga life raft, lifeboat or speedboat na gagamitin nyo just in case na magkaroon ng trahedya sa barko or syempre hindi naman maiiwasan or hindi naman natin alam kung ano yung posibleng mangyari lagi sa barko. Kaya nga pag nasa barko ka, lagi ka dapat handa. Pero don't worry guys, even nag-aral ka dito sa Pilipinas or sa iba-ibang bansa kung saan kayo nag-a-apply ng mga courses na yan, yung BT or yung PSCRB, pagdating nyo on board, pag-aaralan nyo pa rin yun. Kasi mayroon doon tinatawag na boat drill. O yun nga yung talagang sabihin nila kung kahit ano talagang gawin nyo. Pag sinabing boat drill yung ibang crew, talagang minsan yung iba, yung pahinga nila talagang natatamaan. Kaya talagang minsan yung iba naiinis. Pero syempre, that's a protocol. Kailangan pagdaanan lagi yung boat drill na yun or per week mayroong isa. Pag talagang minsan may biyahe kayo na 3 days, 4 days, minsan inaabot kada cruise kasi kailangan mag-boat drill. Inaabot yun talagang minsan twice a week. Yung ibang barko, depende kasi sa barko eh. Ibang barko talagang every cruise meron. Okay, so meron din tayong training na tinatawag na crowd and crisis management. Sa ngayon, pinag-separate na nila yung crowd management and crisis management. Pero pag-aaralan nyo rin yun sa barko, pagdating nyo dito, take nyo ulit yun. Pero don't worry guys, kung dito sa Pilipinas, pag kinukuha nyo yung certificate, may bayad. Pagdating sa barko, free na yun. Libre na yung HR na magkakandak ng training sa inyo. Yung crowd management, paano ba i-control yung tao pag nagkaroon ng trahedya sa barko? Yung kung crisis management, kung paano yung crisis sa barko, paano yung i-handle? Okay, yun yung mga training na basic training na kailangan kuhanin pagka nakapasa na kayo sa mga interviews. Doon naman tayo sa mga perks ng mga seaman. Siyempre,
ano ba yung unang-unang pribilehiyo ng seaman? Siyempre, may kita, tama? Tapos, yun yung tipong travel the world, no? Pero hindi nga lang katulad ng mga flight stewardess talagang yung mga yun kasi talagang saglit-saglit lang yung biyahe. Pag-isipan kasi, oo, lalo pag world cruise ang nasampahan yung barko, halos talaga lahat iikutin nyo. Pero siyempre, kaakibat nun yung minsan paglalabas kayo, yung pahinga nyo, yung maapektuhan. Alam ng mga seaman yan or alam ng mga mga nagtatrabaho sa cruise ship yan. Kasi yung minsan yung pahinga, isasacrifice mo para makalabas ka dun sa port na yun. Pero ganun talaga ang buhay kung kailangan ng sacrifices. Kung ganun na nangyari, lalabas ako, pero wala kang pahinga. Pagbalik, pwede ka naman lumabas, saglit-saglit, balik ka kagad, pahinga. Kaya yun nga yung kagandahan din sa seaman, nakakalabas sa barko. Pero syempre, ando dun nga yung kaakibat na sakripisyo. Okay, discuss natin struggle sa magbabago yung mga naka-onboard na. Siyempre, una sa lahat, meron kasing ship life kung tawagin. Sa cruise ship, basically cruise ship yung sinasabi ko. Ha? May ship life kasi kung tawagin. Paano ba yung kalakaran sa loob ng barko? Paano ka ba makikisama? Paano mo ba kakausapin yung mga iba-ibang lahi? Kasi ang daming nationalities talaga doon na talagang kakausapin mo o iintindihin mo yung ugali nila. Siyempre, yung pag-absorb ng mga ugali ng mga kasama mo, iba-ibang lahi yan. Pero higit sa lahat, yung pinunta mo sa barko kasi trabaho, di ba? Yun yung tipong kung paano mo i-absorb yung trabaho sa barko. Unang-una yung sinabi ko nga sa first vlog ko, talagang ang hirap, di ba? Talagang sakripisyo. Siyempre, yung trabaho pupunta, pagsampang-pagsampa mo, yung ako na nung next contract ko, pagsampang-pagsampa ko, ang una kong siyempre, gagamitin mo yung mga kasama mo eh. Iba-ibang lahi yan. Pagkatapos naman nun, yung trabaho mo, ang mahirap kasi minsan doon, alam nyo ba, yung pagsampa mo doon, yung papalitan mong posisyon, eh, nakababa na rin on that day. Minsan walang handover. So, syempre, doon ka magre-refer sa mga supervisor mo. Pero alam nyo, sa barko kasi, although supervisor mo yan, meron din ginagawa kasing trabaho yan. Kaya hindi siya agad-agad nakapagbigay sa'yo ng, kung eto yung trabaho mo, eto ganyan. Kasi hindi nakapagbigay ng handover yung pinalitan mo. Pero alam nyo ba guys, pag nabigyan ka ng handover nung pinalitan mo, medyo mas luluwag yung trabaho mo. Kasi may discarte na siyang ginawa eh. Tapos ikaw ngayon, yung pagbasa mo ng handover na gagawin mo, eh mas madidiscarte yan. Lalo alam nyo, Pilipino tayo, mas mabilis dumiscarte ang Pilipino. Okay. Doon naman sa sahod, syempre alam nyo ba guys, ayaw naman, kasi sinasabi ng mga crew kung magkano ba yung mga sahod nila. Syempre alam nyo naman minsan kasi confidential, pero ako bibigyan ko kayo ng idea. Yung sa akin kasi nung nagtrabaho na ako as a demi chef de partie, nagkaroon din ako ng extra nun dahil nagtrabaho sa chef table. As a chef table kasi meron kaming at least na kinikater na talagang silang guest lang. A maximum of 12 na guests, minimum of 4, talagang individual mo silang sa servan. Meron kasi nagbibigay kasi sila ng tip or extra. Inabot ako noon before ng 1,000 to 1,600 to 1,700 na US dollar at tinanong ako noon before. Tabigyan ko lang kayo ng hit. Please click like and share po sa aming Facebook page. Please click subscribe. Like and share also to our YouTube channel para matunghayan nyo ba po yung ibang vlog na gagawin namin. Okay guys, abangan nyo ngayon yung susunod na mga vlog namin dahil malapit na ang Kusina 101. Yan yung mga basic culinary na tips na ibibigay ko sa inyo, i-share ko sa inyo sa vlog namin. Maraming maraming salamat ang tanging.